Mahili ka bang maghalaman? Kung oo, pwede mong itry itong pampaswerte na ito. Malamang, ginagawa nyo rin naman kinakausap ninyo mga halaman eh. Naprob naman na kapag kinakausap ang mga halaman, ay lalo silang lulusog at lalago. It shows kung gaano ka-powerful ang mga salita natin. At patunay rin iyan na ang mga salita natin ay may energy. May natutunan ako sa isang kaibigan kong sa Batangas. Malawak yung lote niya, kaya nagtatanim siya doon ng mangga, kaimito, suha at kung ano-ano pang halaman. Napansin ko, bakit ka ako yung mga puno niya ay tinatalian niya ng ribbon at magkakaiba yung kulay ng ribbon. For example, doon sa puno ng mangga, may nakatanim ko lang ribbon. Doon naman sa kaimito, kulay green. Sabi niya, kaya raw maganda lagi ang bunga na binibigay sa kanya ng mga puno ay dahil kinakaibigan niya ang mga ito. Kasi literal na kinakausap niya ito na parang tao. May mga times na pinagsasabihan niya ito ng mga problema. At madalas rin, ina-update niya mga kaibigan niya ang puno sa iba pang happening sa buhay niya. Yung mga ribbon daw na tinatali niya sa puno ay parang friendship bracelet nila. At ang kulay ng ribbon na tinatali niya ay simbolo ng bagay na hinihiling niya sa puno. Yung green, about sa money. Yung red, about sa maayos na pagsasama nilang mag-anak. Yung yellow, sa health. Etc. etc. Maaaring sa iba, absurd or nonsense ang ginagawa ito ng kaibigan ko. Pero kung aware ka about sa energy, maunawaan mo na may kabutihan ang ginagawa ng kaibigan kong ito. Kasi ang mga halaman ay buhay. Kaya nga kapag kinausap mo sila ng maayos, lumalago at lumurusog sila. Diba, may iba pang practice na yayakapin mong puno para matanggal lahat ng negative energy mo sa stress sa katawan. May napanood nga din ako na video na sinasabitan niya ng medal yung mga puno niya. Kaya masipag, mamunga. Diyan mo makikita na may consciousness o kamalayan ang mga puno. Aware sila sa energy na binibigay ng tao at paligid sa kanila. Kung positive ang energy mo towards them, i-reprotect nila yun. Same din kung negative ang energy na nag-reflect sa place or sa mga tao na nasa lugar na yun, hindi sila yayabong or maralanta agad sila. Kaya nga sabi ng iba, mabuti pang sa halaman ka, makapagkaibigan. Hindi ka madidisappoint. Kasi kapag tinakitaan ka na magaganda, ibabalik nila iyon sa iyo na mas maganda.